Limang dahilan na ang simbahang Katoliko ay ang tunay na iglesia. Una, authority. Amen, I say to you, anuman ang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit, at anuman ang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Pangalawa, history, kasaysayan. Ang simbahang Romano-Katoliko ay ang pinakamatanda at orihinal na simbahang Kristiyano. Sa makatuwid, ang mga paniniwala at aral ng simbahan ay direktang ipinasa sa mga pinuno ng simbahang Katoliko ng mga apostol. Pangatlo, the Catholic Church gave us the Bible. We have to admit, the apostles did not walk around with nice leather-bound Bibles in their hands. Maraming bahagi ng Biblia na galing sa oral tradisyon na isinulat, dahil noong ang mga unang mananampalataya ay dumalo sa isang sinagoga o simbahan, binasa ang kasulatan. Wala silang sariling kopya na may nakaukit na pangalan sa harap. Pang-apat, ang mga sakramento ay bibliko. Ang mga apostol ay binigyan ng kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan, sa Juan Kapitulo 20 Versikulo 23. Itinuro ni Pedro sa Unang Pedro Kapitulo 3 Versikulo 21 na ang pagbibinyag ngayon ay nagliligtas sa iyo. Ang pagpapahid ng langis sa mga may sakit ay ipinakita sa Santiago Kapitulo 5 Versikulo 14 hanggang 15. Ang pagpapatong ng mga kamay ay makikita sa mga Gawa Kapitulo 8 Versikulo 17 at Ikalawang Timoteo Kapitulo 1 Versikulo 6. Ang kasal sa Panginoon ay matatagpuan sa Unang Korinto Kapitulo 7 Versikulo 39. At maraming beses sinabi ni Jesus na ang mga alagad ay dapat makibahagi sa breaking of the bread, Eucharistia, sa pamamagitan ng pagsasabing siya na kumakain ng aking laman ay may buhay na walang hanggan. Panglima, Sola Scriptura is not supported in the Bible. Sinasabi ng konsepto ng Sola Scriptura, Bible alone, na ang isang bagay ay hindi katotohanan kung hindi ito nakapaloob sa Biblia, sa makatuwid ay inaalis ang tradisyon, ngunit pinabulaanan ng Biblia ang prinsipyong iyon. Mahirap gumawa ng isang claim tulad ng Sola Scriptura kapag, sa mismong esensya nito, ang claim ay dapat na nakasulat sa loob ng Biblia upang maging biblical.